sa alkaptuluria. Again, yung paglabas ng mercury, hindi problema. Yung coprolosis niya, mabilit sa neonatal arthritis. Neonate ay newborn baby, di ba? Na ang age range nga ay day 0 hanggang first month. Dapat klaro yun. Okay? Age 0, first day, ang pagkapanganak, hanggang first month, ay neonate. Pag infancy or infant, first month to first year. So, sana klaro yun. Kasi may mga terms na ganyan sa medicine, di ba? Neonatal meningitis, infantile diarrhea. At tinutukoy yun yung age. So, neonate, meningitis, age 0 to first month. Yun lang. Pag infant, first month to first year or 1 months. Okay? So, ito, newborn baby pa lang, ina-arthritis na. May up yun. Damage sa joints. Anyways, doon sa mga nagre-record, alam ko, ito lagi yung record training slide ko eh. Isang slide kinahabot ng 2 hours. Kasi yung subscribe ko lang yan. Wala lang ako. Mabili ko na alam ko, maraming ko sa nagko-comment ko. Tryptophan. Wala eh. Yung longest eh. Aromatic. Ano nga ang tryptophan tao? Nakalagay doon. Pagkawa na serotonin, melatonin, vitamin, B3. Opo, vitamin, B3. Vitamina. Okay. So, si tryptophan, ano ang mga mas no muna? Ano rin yung bakod niya na side chain? Alam na lang, idol. Tapos siya ay polar, kapupan ng tyrosine. Okay? Ano pa nga? Siya ang pinakamataas ang absorption ng ultraviolet visible light. So, ito lang. Sige, tahanan na natin. So, ito ang itsura ni tryptophan inside the body naman. Nilagay ko yung mga charges. Kanina sa tyrosine, hindi ko nilagay. Sadya yun. Para lang mas madali. Okay? Ito. Ano nga ang meron kay tryptophan ka, meron siyang indole-ring, lagi tinatanong. So, yan na nga ang itsura nun. Mali. Mas better dito. Hydrogen. Sorry. Pupunuhan lang natin ang global bandon. No? So, ito na nga si tryptophan. Pag pumasok yan sa enzyme na tryptophan, 5, hydroxylase, ano ang mabubunga? Magiging, eto ha, marami kasi namamali dito, kaya I decided to discuss it na. So, magiging ganun. Kinokopya ko lang po yung nasa left side, doon sa nag-autopsy. Kinokopya ko muna. We will just focus on the changes. O, ayan. Ayan. Ano nga? Tryptophan, pi, hydroxylase. Ito nga kasi position 1. So, position 2 yun, then 3, then 4, then 5. As expected, magkaka-OH nga yan dyan. Ang pangalan ng molecule na ay pi, hydroxy, tryptophan muna. Pi, hydroxy, tryptophan. Ito na naman. Papasok ngayon yan sa second enzyme. 5-hydroxytryptophan, decarboxylase na. Decarboxylase. Ito naman tayo. Ano nga ang trabaho ulit ng ganong enzyme? Magpatanggal nga ng carbon dioxide. Removal of carbon dioxide. So, alisin ko lang yun. Magiging ano na nga siya? Kinopya ko muna si H3N. Ilalagay ko siya sa taas. Para mas kita natin na ito ay mawawala na, magiging gano'n na lang. Napalipan na siya ng H. Tapos itong CH2 na to, ilalagay ko nga dito. Sabay, kukopyay ko na ang aking indole ring sa baba.
At iyan na nga, ang sikat na sikat na neurotransmitter na 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine. Iba pa nga yan sa 5-hydroxytryptophan. Kita mo naman eh. Tryptophan pa to kasi may acid. Ito wala na eh. Kaya amay na nga lang siya. And as you can see sana, siya nga ay monoamine, paulit-ulit yan kay Doc Mike, monoamine, kasi isang nitrogen. So, ang tawag ko nga, in layman's term, ay serotonin. Ayan na yun. So, ano nga alam natin sa serotonin? Gusto mo rin siya? Parang dopamine. Parang pills. Ang matatagan mo. Ano yung serotonin? Gusto mo siya? Normal, mataas, mababa. Sabi ko nga, parang dopamine eh. Ano yung dopamine kanina? Gusto mo siya normal. Pero dito. Kasi nga, pag masyadong mataas, psychosis na naman yan. Pag masyadong mababa, yan na lang ang pinakasikat na etiology o pinagagalingan ng depression. Ang taong depressed, mababa serotonin sa utak. Sigurado yan. Okay? So, that's a well-established theory. Kaya majority ng gamot ko na antidepressant nagpapataas ng serotonin sa brain. Hindi ko, serotonin pag mababa, depression. Kaya antidepressants will increase serotonin. Okay? So, yun lang nga. Si serotonin pala, neurotransmitter, pwede rin hormone, etc. Yun lang, si serotonin pati, pwede pumasok sa enzyme na N-acetyltransferase. Sorry na agad sa mga pangalan ng enzyme. Ano ibig sabihin? Market na naman ito eh. Magta-transfer ka nga ng acetyl sa kanya, nitrogen. Ano ulit ang acetyl? Hindi ba CH3? CO. So, expect mo na yan, mapupunta doon. Okay? May isa pang enzyme. Kasi sige, drawing ko muna. Inopia ko muna para mas madaling sundan. Ito na nga si serotonin po. Serotonin. Okay. Serotonin. By the way, ang pronunciation doon na tama, serotonin. Serotonin, malandina. Ay mga Pinoy, sanay lang sa matigas na serotonin. No? Para si Teresa, sulfuric acid. Sulfuric acid pala. Sulfuric acid. Anyway, sorry na. So yun, acetyl, di ba? Acetyl. Acetyl ka, ikagamit mo sa nitrogen. So as expected, magkakaroon siya ng acetyl dito. Okay? And then, ano pa nga? May isa pang enzyme eh. Sorry na ulit, kagad. 5-hydroxyindole. Nasaan yun? Hindi ba ito ngayon? 1, 2, 3, 4, 5-hydroxy. Nandito pa eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5-hydroxyindole. Yung kanyang oxygen nga, makakabitan ng methyl. Kaya ang pangalan ng enzyme, 5-hydroxyindole, o methyl transferase na, pharmaceutically, pharmacologically, biochemically, abbreviated as 5-HIOMP. H-I-O-M-P. Na ano lang sinasabi? Okay, si 5-hydroxyindole may oxygen. May oxygen. Makakapitan lang ng methyl. Kaya maglalagay lang tayo ng methyl dito, tapos na. Iyan na nga ang sikat na food supplement na si... Di ba? Ang daming tumitira nito ngayon eh, no? Kasi makikita mo sa Watson, sa OTC, sa 7-Eleven, Minispat, sa gasolinahan, Sleepasil. Sleepasil. Pagpatulog na. Ang melatonin kasi. Siya yun. Galing siya kay serotonin. Okay? Ayun po yun. O yun. Hindi ka na mamamali. Again, sabi ko nga eh,
or can help you boring. Pero marami siyang gamit para dumali ang buhay sa higher level. Methylated nga siya. Methylated at acetylated na serotonin kasi. Di ba? Methylated, pabaliktad nga lang, acetylated, acetylated, serotonin. Okay? So, ano ang mga findings kay melatonin nga? Ano yung mga naunang findings? Sorry na, ang bali-bali para ibang lingwahero. Kasi dami-dami structure, dami-dami enzyme. Pero ganun talaga siya. So, ano nga? Ang melatonin po, bali, unang finding ay nakita nila na yan ay nagpapadami ng melanocyte natin. Or, it's actually a melanocyte-stimulating factor. Alisin natin yon. Melanocyte-stimulating factor. Ano nga ang ibig sabihin ng melanocyte? Kaya, cell na nagpo-produce nga ng melanin kasi. So, ano na si melanin? 20 minutes na lang. Ano yung melanin kanina? Nandito pa nga ata. Ayun o. Pigment. Pigment. In short, dalawa sila na kailangan mo ni tyrosine para mabuo ng melanin. Kaya tayo mag-geek dahil sa melanin. Okay? So, yun. At dahil din sa melatonin. Ito na. Ano yung recent findings na? But not so recent. It was discovered roughly 8 to 10 years ago pa nga. Lagpas pa nga eh. Na meron siyang receptors sa utak. Ang pangalan niya, melatonin 1, melatonin 2. And keep in mind, mga gamot, mga hormone, mga neurotransmitter, lahat yan may pwedeng gamitan ng receptors para mag-cause ng kanilang effect. So, ano ang nakita sa MP1, melatonin 1? Nag-cause nga siya ng pagka-antok. Si melatonin 2 naman, nag-normalize ng circadian rhythm. Ano nga po ang circadian rhythm sana? Alam. Yan ang yung normal na sleep, wake, pattern. Na dapat tulog ka sa gabi, gising ka sa araw. Yan ang normal, di ba? Ngayon, kung ikaw yung gising sa gabi, tulog sa araw, then you're considered or diagnosed ka. Sabi ko, uro na ako. Uro sila siya. Diagnosed. Oh, sorry na. Hawa-hawa na. You will be diagnosed with disrupted circadian rhythm. Sira ang sleep-wake pattern mo. Okay? Kaya hirap ka mag-stay away sa araw. Hirap ka mag-sleep sa gabi. And this is common, of course, sa mga pasyente na trigger ng shifting. GPO, call center, guardia, siyempre yung mga nurse, pharmacist, doctor, or the night shift, diba? Sisira ang circadian rhythm niya. So, magkaiba. Sana nakikita natin ang magkaiba. Ito pang patulog, ito pang normalize sa circadian rhythm. Okay? So, ang melatonin biosynthesis nga kasi, melatonin biosynthesis, yung pagkakabuo sa kanya, ay light dependent. Ano yung ibig ko sabihin? Pag tumitilim ang paligid, tumataas siya. Which explains why inaantok tayo pag maliit. Okay? Pag lumiliwanag ang paligid, pumapagsak naman siya. Which explains why pa rin during the daybreak o sumisita pang araw, naaalipungatan ka. Kasi bumababa na yung melatonin mo. At normal yun. Okay? So, ayun pa nga. Light dependent. And we're talking about light as in lahat ng klase ng light. It can be the sunlight, it can be the light in your room, kahit alin dyan, TV, gadget, ilaw. Pag bumas yan, hindi ka gagawa ng melatonin. Which again explains why hindi ka nakakatulog with prolonged gadget use. Yun yun. May biochemical explanation yan. Okay?
Yo, kakascroll ko sa Instagram, kakastalk sa kanya. Na hindi ka naman pinapansin. So, ayan. Hindi ka yung dalawa. Parang ano ah. Relate ba? O yun. Okay. Hindi ako nagpupuyan. Sige, naisip ako din na. Ako, nakikita niyo na. 50 seconds. Ah, wala pa yung week after Halloween. Pero gusto na weekend, so sige. Sabi mo sa siya. Twist na ako eh. 7 slides ko lang naman. Pwede nga mag-draw yung structure set. Gusto ko lang. Joke lang, makawain niyo siya. Joke lang mo. Anyways, okay. Sino daw si Kiel? Matagri na lang. Sino ko mag-inis ka? Mukhang nga ang pamamaya. No? Joke lang. Okay. So, yun na ka. Sige. Yun na. Okay. Talagang mag-inis. Anyways. So yun na si melatonin pala, magtumaas ka, kapit sa melatonin pala, natungin ka, kapit sa melatonin to, manonormalize yung circadian rhythm mo, katasynthesis ka niya light dependent. Yun lang. Kaya tayo ang type yan, hindi na to madalas at i-discuss sa pharmacology nowadays. May mga gamot ka naman na melatonin 1 agonist or, let me rephrase that, melatonin agonists, yun nga lang, meron kang isang gamot na mas kumakabit sa melatonin 1 kesa sa melatonin 2. Ibig sabihin, ang gamot, pampaantok sa insomnia. Ito nga si Ramepteon at meron tayo niyan sa Pilipinas. Brand name ay Roserep. Okay? At ang common na sa mga melatonin agonist ay ang apelido na Ramepteon. Masalit ka tayo, pagkapag nyo sa usapang gamot, maghanap ka talaga ng common apelido. Pag sa pigs, captopril, lisinopril, enalapril, sopurmepril, di ba? Losartan, malosartan, pelvisartan, purmesartan. Majority ng classification ng gamot mo ay sa pigs na common. Kaya hindi ka masyadong may rapan sana. So, pag nakita mo yung Bentley of Kagan, aalam ko yan, melatonin agonist yan. Okay? Yun lang. May isa pa nga sa US of A na mas kumakabit kasi sa melatonin 2 kesa sa melatonin 1. Therefore, mas effective nga siya sa mga nasisiraan ng circadian rhythm. Ang generic name nga ay Tasimelteon. Yun lang. Wala tayo yan sa Pilipinas. Kaya sa mga pasyente natin na nagre-retire from the BPO or graveyard duties nila, ang binibigay ng mga doktor para ibalik ang circadian rhythm ay eto. For the simple reason na wala tayo nun kasi. Okay? So, wala namang problema. Mas effective nga lang si Tasimelteon kung ibabalik mo yung normal na tulog sa gabi, bisit sa araw. Okay? Mas effective siya. Although, kaya rin ni Ramepteon doon. Yun lang. So, saan galing ang melatonin? Saan ulit? Si melatonin nga galing sa serotonin. Kailan ulit dumadami ang melatonin? Kapag madilim. So, pagkabi, etc. Kaya ano? Papag-uwi natin. Uy, ano bang may sasya? Kailan kayo nag-ere mo? Kailan masarap mag-ere mo? 10 a.m. Around 10 a.m. Yeah, 10 p.m. siya, eh, kasi. Sino dito nag-emote ng 6 ng umaga? Di ba bigyan ka? Kasi ba yun?
Niacin or B3 deficiency ang tawag sa sakit, pellagra. Ano ang pellagra? Combination yan ng apat na D. Ordinan. Ano ang yan? Diarrhea na kapag kinabayaan can be fatal due to dehydration. Pasyente ay nagkakaroon ng dementia o sige, nagiging malilimutin, nagiging split personality, personality changes, irritable, etc. Parang Alzheimer's. And then, sa balanizer matitis nga, if left untreated, the fourth letter D ay kamatayan. Non-resurgery. So, bihira ang pinepelatra kasi bihira ang tao na hindi kumakain ng protein. Yun nga lang, pwede kang magkapelatra kung may problema ang iyong GID. Kasi may mga sakit na mababa ang absorption ng tryptophan. So, bale, mababa ang panggawa ng niacin. What I'm trying to say is, there are some patients with deficiency kasi in intestinal transporters or tryptophan. So kung isa ka doon, huwag naman sana, malamang kulang ka sa tryptophan. Kasi kulang ka sa pang-absorb ng tryptophan na nasa protina na kinakain mo. So kung kulang ka doon, kukulangin ka nga ng niacin, pwede ka magpelagra. At ingat mga babae, dapat lagi kayong may protein kasi epidemiological studies have shown na si babae ang common na tinatamaan ng pelagra. Genetically speaking kasi, mas mababa talaga at yung parang inyong transporter for tryptophan. Kaya pag kayo ay nag-carbohydrate diet, fatty diet ng walang protina, delikado, pelagra. Okay? At ano ba ang nagagawa ni niacin? Ano ba nagagawa ni niacin? Sana nakikita na natin na hindi nga siya totoong vitamin. Kasi pag vitamin, hindi mo kayang buhin. Kaya natin buhin eh. Okay? Si niacin nga, ang pinakamagaling din na raiser or elevator na narinig na ba natin ang good cholesterol? Oo nga, tama. Tapos tayo sa lipids eh. Ano yung good cholesterol nga? It's the... Choices. Oh yeah, HDL. Niacin sa mataas na dose ang pinaka magaling magpataas na good cholesterol. Kaya nga si niacin din ang buong daming vitamina na nagpapabagsak ng cardiovascular risk. Ergo, siya nga rin ang vitamina na kailangan ng Pilipino. Sana naaalala pa. Ayon Pinoy, pinamalang nga na mababa. Si good cholesterol. Pinakamagaling magpataas nun, niacin. Problema, wala na siya sa market natin. Bakit? Ayon rin ng Pinoy. Kasi nagko-cause na flashing. Alam niyo yung flashing? Patay pruritus. Ano na may sinulat ni sir? Sorry na. Side effects ng niacin yan. Side effect ng niacin flashing pruritus. What is flashing? Nakita na ba tayo ng nagme-menopause? Nakakita na kayo ng umaangal na nagme-menopause na kahit sa mga ilagay, kahit malamig palahon, init na init. Flashing yun. Mainit ang pakiramdam. Kahit matulog yan na naka-ergo, nakahubad, naiinitan yan. Not exaggerate. That's part of menopausal syndrome. Okay? May flashing. At may rinuritus. Pangagate. Nasa Pilipinas eh, inom ka ba ng damot, naiinit ang pakiramdam mo? Yun.
Kaya dahil hindi siya toxic talaga, ayaw kinubilin ng Piloy. Nasabi ni Chris, kailangan ng Piloy. Pero ayaw ng Piloy. Kailangan kasi magpapapasal good to restaurant siya ng pinaka-effective na gano'n. E kaso una, malaki ang tableta. Ano ba Pilipino, maarte? Sabi si Piloy, gano'n. Diba? Tapos, alam niya, iinip ang pakiramdam niya. Hindi na. Makakati ako dyan, no way. Diba? Social good. Anyway, kapag nag-dashing pati, ano ang mahirap? Iinip pakiramdam mo eh. Bawal ka na kumilom ng mahilit na kape. Bawal ka humingop ng mahilit na sabaw. Bawal ka kumain ng sobrang hilit na pagkain. Bawal ka na ng kahit anong mainit, basically. At lalo na maanghang. Kung ikaw ay fan ng pagkain na sile, kagaya mo, hindi ka mapapayon talaga ng icing. Because of the intense flashing. Okay? Siyempre, kung ikaw ay maraming skin issues, ayaw mo ng damot na mag-focus ng itching. So, yun ang story ng tatlong aromatic na pinohasis. 2 hours and 2 minutes. Diba ang pagdating ko record? Ang ganda lang for today. You will continue after 2 hours and 1 hour. Kaya ko naman ang ganda. Ako pa ba? So, yun lang. Wala pong questions. At this is that. See you 2 weeks. Enjoy your mentoring.